Hello mga kaigo, welcome po sa ating YouTube channel na Criminology Talks. Nagdi-discuss po tayo ng mga topics po na related sa criminology and criminal justice. Sa mga bago dito sa channel na ito, huwag po kaligtaan mag-subscribe para po palawakin natin itong criminology YouTube community natin. Kasi na-create po ito para sa mga criminology students, criminology graduate, criminologists sa iba't ibang agencies, public man yan or private, and mga taong interested or gustong matutunan kung ano ang criminology. At ang topic natin ngayon mga kaigo ay yung mga bagong requirements pag mag-a-apply po kayo for criminology board exam or also known as CLE. Criminologist Licensure Examination. Hindi ko na po babanggitin yung mga lumang requirements kasi may mga inalis po at may mga binago. So ang tanging i-discuss natin is yung mga updated na requirements pag kayo po ay mag-board exam. Siyempre, malapit na ang board exam na naman. Ginagawa natin itong video April. So June 2022, asahan po natin na marami po ang mag-e-exam ngayong June 2022 kasi ito po yung last board exam or last criminology board exam na nakalaan po doon sa mga criminology graduate na under pa ng old curriculum. So expect natin na marami pong hahabol ngayon. So ito na po ang mga requirements mga kaigo. At ang unang requirements mga kaigo ay yung NSO or PSA birth certificate. Saan kukunin yan? Siyempre sa PSA. Okay? Tandaan mga kaigo, ang NSO ay hindi na tinatawag yan na NSO. Tinatawag na yan na PSA, Philippine Statistic Authority. Ngayon, kung meron pa kayong NSO na ginagamit ngayon, is pwede po yan. Pero kung siyempre, kung gusto nyo i-update, you can free to do that. Okay? So, it's either NSO or PSA. Pwede naman yan. As long as galing yan sa PSA. Dito kasi sa unang requirements, mga kaigo, madalas ang problema dito is may wrong spelling, mali yung middle initial, mali yung gender or sex, female naging male. So ang solution dyan, mga kaigo, is agahan nyo lang yung pag-apply. Okay, bakit? Kasi pag may nalaman kayo na may konting error pala sa birth certificate nyo na galing sa PSA, is may time pa. Okay, so agahan nyo lang, pag-graduate ninyo, apply na agad kayo kung wala pa kayong PSA birth certificate. So yan po ang unang requirements. Ang pangalawang requirements mga kaigo is yung NSO or PSA marriage contract. Kaya lang, para lang ito sa mga married na babae, itong mga married female applicants. Kasi pag karamihan kasi ng mga nag-aasawang mga babae, syempre pinapalitan yung apelyido. Okay, karamihan 'yan. Okay, para ma-prove na kasi yung ginagamit yung apelyido nung nag-aral kayo is yung apelyido mo talaga. Pero nung nag-asawa ka na, syempre you adopt the family name of your husband. Kaya ang requirements lang ito na NSO or PSA marriage contract ay para lang sa mga female applicant. Ang pangatlo mga kaigo na requirements for criminology board exam is yung transcript of records or mas kilala bilang TOR. Siyempre saan nyo kukunin yan? Siyempre yung school kung saan kayo graduate. Ano ba ang tandaan pag kumukuha ka ng TOR for board exam? Siyempre dapat may scanned pictures. Siyempre ka most of the time, ang ginagamit kasi ng school registrars natin, your own school registrars, is yung ang ginagamit na scan picture is yung graduation picture ninyo. Okay? Madalas yan, sana mga nakikita nating mga TOR, ang nilalagay is yung graduation pictures. Siyempre, dapat may special order number o SO number, unless required. Kasi may mga school kasi na hindi na kailangan mag-apply ng SO sa Commission on Higher Education, especially kung ito ay Center of Excellence, Center of Development, Level 3, Level 2, and basta mga ganon. Okay? Pero kung hindi pa accredited ang school ninyo, of course, you need to apply for SO. Siyempre ang school mag-apply ng SO ninyo, so dapat andun nakalagay sa TOR ninyo.
Then, ang pinaka-importante sa TOR, mga kaigo, especially yung mga board exam, is dapat may nakalagay doon sa baba na for board examination purposes. Ulitin ko ha, for board examination purposes. Kasi, siyempre, pag kumuha ng TOR, hindi lang marami ang pwede nating paggamitan yan for employment, pag-apply ng trabaho, and sa board exam. Kailangan for board examination purposes. Dapat may nakalagay na remarks doon sa baba. Okay? Kaya pag nag-apply kayo for TOR at sinabi nyo sa registrar ninyo na pang board exam ito at wala kayong nakita, palagay nyo na. Okay? Pang-apat mga kaigo na requirements for criminology board exam is ito yung talaga yung updated and bago na requirements. Ito yung CAV na tinatawag. CHED Certificate of Authentication and Verification. Yan po yung latest na bago sa requirements for board exam. Dati kasi wala yan eh. Okay, so saan yung makukuha? Of course, the Commission on Higher Education. Doon sa region ninyo. Kaya lang, huwag kayong basta-basta pupunta sa CHED at humihi ng CAV. Kasi, one of the requirements para makakuha kayo ng CAV na yan is endorsement from the school, specifically sa registrar. Okay, marami pang may mga requirements pang iba, pero ang number one na requirements para makakuha kayo niyan is yung endorsement from the school. Now, sa narinig natin kung bakit may ganito na is marami kasi ngayon na may make na ng school records. Kaya, kailangan may certification at authentication na galing mismo ng CHED na ikaw ay graduate nga ng specific course na yan at school na yan. So, para lang mapatunayan talaga na ikaw po ay graduate. Kaya nga, Certificate of Authentication and Verification. So, CAV, sa CHED nyo po makukuha yan ha, pero punta muna kayo sa school ninyo para kumuha ng mga requirements. Ang isa sa mga requirements yan is diploma, endorsement, and the likes. At itong CAV na ito is para lang sa mga first-timers na magtitake ng board exam ha. Mga first-time takers or first-timers. Ngayon mga kaigo, ang panglima is valid NBI clearance. Tandaan ang ginamit na word is valid NBI clearance. Doon sa website ng PRC, hindi na NBI clearance, may word pa na valid. So talagang valid. So tandaan, syempre, saan nyo kukunin yan? Sa National Bureau of Investigation, pinakamalapit na office sa inyo, sa na NBI. Okay? So at least, if I'm not mistaken, dati kasi 6 months ang validity niyan. Ngayon, ginawa ng 12 months or 1 year. Okay. Ang problema yan mga kaigo dyan sa NBI clearance is yung may mga kapangalan. At malas mo pa kung ang kapangalan mo pa is may kaso pa. So you need to verify kasi ako kasi wala akong problema kasi kakaibang pangalan ko eh. Eisenhower kasi nung nag-apply kami kasama ko yung mga classmate ko dati, may mga kapangalan talaga. Even middle name kapangalan. So nag-hit. Pag kasi may mga ganun, ang sasabihin sa'yo, hit. Okay. So you need also to wait for a certain week. So nakakaabala yan. Kaya agahan nyo na mag-apply for NBI clearance. Kasi 12 months lang naman yan ang validity. So online na ngayon ha, pag-apply na NBI clearance, may appointment na, hindi na tulad ng dati na may walk-in. Of course, may babayaran dyan. Panglima, NBI clearance. And para po yan sa first time and repeaters. Okay, first time and repeaters. Ang pang-anim mga kaigo na requirements is RTC clearance. Siyempre, kukunin nyo yan sa regional trial court. Ngayon, may mga requirements din sa pag-apply ng RTC clearance. Okay? May mga requirements din. Madali lang naman ang kumuha dyan sa RTC clearance as long as wala kang kaso. Pag nakita na wala kang kaso, pending man yan or hindi, bibigyan ka ng RTC clearance. Okay? Madali lang yan. Ang pampito na requirements for criminology board exam mga kaigo is yung Certificate of Good Moral Character. Tatlo po yan na Certificate of Good Moral Character. Una, kukuha ka po sa barangay. Okay, siyempre, kukuha ka sa barangay chairman o yung kapitan ninyo, pupunta ka doon, hingi ka ng Certificate of Good Moral Character. Number two is yung parish priest. Okay, sa simbahan ninyo, kung katoliko ka man, siyempre, sa pare, kung INC, of course, your church, Baptist, or
born again Christians, and kung ano man ang religion mo, kukunin mo po yan sa dun sa simbahan ninyo. Siyempre, hingi ka kung ano ang tawag sa iyong mga sa Katoliko kasi priest, etc., etc. And pangatlo, na kukunin mo na good moral is galing sa dean of school, kaya sa school. So pupunta ka sa school, mag-request ka ng certificate of good moral. So yan po na tatlo. Kaya lang meron pong isa, mga kaigo, kapag meron ka pong trabaho, you need also to acquire a certificate of good moral from your employer. Eh, dun sa boss mo. Kami, hihingi. At para din yan sa first time and repeaters yan, ha? First time and repeaters. At ang pangwalo, mga kaigo, is ito na yung payment. Okay? Ah, halos hindi na nagbabago itong payment eh. Sa amin kasi noon, 2014, 900. Hanggang ngayon, 900 pesos pa rin. So, mag-ready ka ng 900 pesos pag nag-apply ka. At ayan lang po na walo ang provided doon sa PRC website. It is also provided by other sources. Pero doon po sa website ng PRC, meron pong nakalagay doon na other documents that the board may reasonably require. Ibig sabihin, aside doon sa mga nabanggit natin na documents, yung board, sino ba itong board? Board of Examiners for Criminologists. Okay? They may require additional documents. Kaya ito po yung mga additional documents na hindi nasali doon sa nabanggit natin kanina. Ang una po is passport size pictures. Ilan po ito? 4 po na passport size pictures. Okay? Hindi po 2x2. Ang size kasi ng passport size is Ang size kasi ng passport picture is 1.77 by 1.37 inches. Okay? So ano po ang style dapat ng picture mo na yan? Ang unang-una is naka-white t-shirt ka, tapos may sleeve and collar. May collar po dapat yan. Siyempre, proper haircut. Then, ang pangalawa is white background po yan. Plain background, ibig sabihin white background po yon. And pangatlo is my name tag po yan sa baba, name tag. Ang format po ng name tag, mauna po yung family name, your first name, and your middle initial. Okay, capital letters po lahat yan. Okay, so yan po ilan? 4 na passport size pictures. Ang pangalawa na other documents is yung PRC documentary stamp. Okay, siyempre makukuha nyo yan sa PRC. Okay, tanungin nyo lang kung saan na makukuha yan. At ang pangatlo na you need to provide is yung window envelope na meron pong PRC letterhead. Alam nyo man ang window envelope, yung may transparent na maliit, then yung letterhead niya is may PRC po na nakalagay. Okay? So yung PRC documentary stamp, yung window envelope na yan, makukuha nyo lang naman yan sa PRC. Okay, magtanong lang kayo kung saan kayo makakabili. Siyempre, hindi nyo makukuha. Bibilihin nyo. So, ayan mga kaigo, as of now, yan pa lang ang provided ng PRC na requirements sa mga magte-take ng Criminology Board Exam or Criminologist Licensure Examination. Okay? So, maybe kapag may bagong requirements, ilalagay na lang natin sa comment section. Pero as of now, yun pa lang ang kailangan. Okay? So, tandaan, mga kaigo, may mga requirements mo na pang first-timers lang, yung mga first-time magte-take ng board exam. May mga requirements po na pang repeaters lang. At may mga requirements na pang both para sa first-timers and para sa repeaters. Okay? See you, mga kaigo, for the next video.